Kumusta po mga caps? Muli ako si Valentino. At ngayon naman po, pagkatapos po nating ma-set ang timer sa date at saka oras, at ganoon din po yung kanyang switch on, switch off sa loob ng isang linggo. Ngayon naman po ay atin naman po siyang i-connecta sa diagram ng large oven para po sa eksaktong connection. Okay? Let's view it! Ito po ang wiring diagram ng large cabinet oven kung saan po natin ikakabit ang ating timer. So ito po siya. At ito naman po ang wiring diagram ng ating digital timer na siya naman pong ating i-insert doon sa diagram ng large cabinet oven. Ito po yon. So dito po sa area na to ay ilalagay, i-insert po natin ang kanyang diagram. Simula na po natin. So ito po yung kanyang pinaka-switch. Ang isusunod po natin ay ang kanyang power source terminal. Okay, so dito po yung neutral at ang kanyang line. At dito naman po ang kanyang contact terminal. Ayan po. Yan po ay normally open. Okay. Lagay po natin. Next po ay ang connection ng kanyang power source. Yan po. Line 1 at saka line 2. Okay, lagay po natin. Next ay ang connection ng kanyang contacts, yung input at saka output. So dito po yun. Next po ay ang cut-off para i-bypass po sa timer yung kanyang line. So dito po yon. Burahin lang po natin para po siya malinaw. Ayan po.
Ano yun? Okay. Then, linisin po natin ng konti. Tsaka, tingkaran natin yung kanyang mga lines. Ayan, tapos na po. So ito na po siya. Yan, dito po yung kanyang connection para sa kanyang power source. At dito naman po ang connection para sa kanyang contact. Okay. So ayan po mga caps, tapos na po natin gawin. Ngayon naman po, ayaw na kayo, samahan niyo ako kung paano po ito. Tara na po! Sa sunod naman po ang pagkabit natin dito.